Buenos días, señoritas y señoritos. Ito po, this is it, pansit. The Senate of the Philippines will already proceed with the investigation of the 100 billion sugar smuggling, quote-unquote, anomaly, or 100 billion government or state-sponsored sugar smuggling in the Philippines. Yan, only in the Philippines. Ang gobyerno ang nag-smuggle or mga kaalyado ng gobyerno. So, ito po, si Senator, of course, yung bida natin dito, si Senator, yung isa lang ata na among the few senators na or among the many na hindi bulag, ang dami nila dyan, pero yung iba parang pipi at bulag na. So, sabi ni Senator Risa Ontiveros, nag-file na siya ng bill, Senate Resolution o Resolution Number 497, Resolution pala, Senate Resolution 497, asking the Senate Blue Ribbon Committee to conduct an investigation on the controversy surrounding Sugar Order Number 6 amid suspicion that this was issued to justify the entry of smuggled sugar 6 days before. Hindi na makaintay. Hindi talaga makaintay. Hindi na talaga ilan. Gumasta ka na talaga ako ng kwan. Mag-capital na ako talaga ng 80 billion para kikita ako ng 100 billion. Hindi na talaga makaantay. Mailabas yung pera. Kung tayo, teka muna. Hintayin muna natin yung baka maiwan tayo sa alanganin. Hintayin muna natin yung assurance ng gobyerno na babayaran tayo yung gobyerno. Alam nyo naman, ang tagal bago maka singil sa gobyerno yung sa inyo. Alam na kung paano yung kabagal yung transaksyon sa gobyerno. Teka, kailangan kumpleto yung mga papeles. Nakasign lahat. Mahirap na. Maglabas tayo ng 70 billion. Pagkatapos, hindi natin maibabalik yung 100 billion na sinabi nila. Ibabalik sa atin. Kawawa tayo. Maiwan tayo sa alanganin. Pero hindi. Dito, kumpiyansa sila. 6 days pa malabas yung order. Sige, maglabas na ako ng 70 billion. Ito ang cheque. Yan, no? Dollar pa yun. And then, bibili pa sa abroad. Lahat pinabilis. Kung gaano kabagal yung resolution ng kaso ni Justice ni former Senator Laila De Lima at gaano kabagal yung filing ng kaso kay Gerard Bantang. Ito naman ganong kabilis, kasing bilis ng pag-dismiss ng kaso sa anak ni Justice Secretary Boying Remulla. So, eto, imbestigahan na siya ng Senado. Why? Why the suspicious haste? Hindi po madali maglabas ng billion-billion. Pagkatapos, boka-boka lang, laway-laway lang. Unless, yung nagboka-boka sa'yo, nagbigay sa'yo ng assurance, laway-laway lang. Ay, natutulog sa bedroom mismo ni President Bongbong Marcos. Kung paniwalaan natin yung akusasyon di akusasyon nila Montulfo, nila Bobby Tiglao at mga Duterte boys kasama si Jason Sa, na si First Lady Liza Marcos Araneta ay behind sa sibuyas and other agricultural product smuggling. Ito agricultural product rin ang sugar, kaya regulated ito, hindi basta-basta yung konti lang ang nagdala dito ng mga flight stewardess na sibuyas, hinuli na ng Bureau of Immigration. Ito pa nagpapasok ng katakot 200 plus na container, pina-green light pa o pinabilis pa yung proseso sa Bureau of Customs. Pero yung kakaunti, ilang piraso na sibuyas, hinuli, kinasuhan.
ng Bureau of Customs at Bureau of Immigration. Grabe ang batas sa Pilipinas. Kung container vans na bilyon-bilyon halaga, wala. Pipiabingi yung mga taga-customs at bulag. Pero kung kakaunti na sibuyas na dinala dito, inuwi dito ng mga flight stewardess, akala mo, inakusahan na sila na pinatay nila sila behind sa assassination ni Benigno Aquino o kaya si Jose Rizal. Ganon ang grabe ng application ng batas sa kanila. Mabilis gumalaw ang batas kung maliliit na tao ng mga flight stewardess. So sabi ni Risa Ontiveros, there is a need to investigate exactly how sugar shipments were allowed entry into our ports, absent a sugar order, and to identify gaps in policy that need to be addressed in order to effectively curtail agricultural smuggling and smuggling of regulated commodities like sugar. Yun. So, sabi pa nga niya na it's too much, tulad ng sinabi ni Bat noon, it's too much for a coincidence na eto na naman tayo, iniimbestigahan yung sugar order number 6, samantala, parang kailan lang iniimbestigahan yung sugar order number 4 na ang kasangkot si Executive Secretary Vico Rodriguez. Ngayon naman, sa sugar order number 6, si Lucas Bersamin naman ang executive secretary. So, sabi niya, strike 2 na sa Malacanang as far as sugar anomaly is concerned. Imagine nyo, 300 metric tons ang pinapasok dito. 250 ata container vans pina green light lang, hindi na inspection, hindi na hinarangan ng Bureau of Customs. Sige, pasok niya lang. Sige lang, boss. Sige, pasok, boss. Okay lang, boss. At tumawag na si First Lady dito, boss. Pero yung nagpapasok ng kuan ng mga flight stewardess ng mga iilan piraso ng sibuyas. Ang galing nila, manghuli, ang galing. Oh, sabi rin ni Risa Ontiveros, dapat tahabulin natin yung mga behind dito. Pareho lang yung nangyari noon na napilita mag-resign si Vic Rodriguez at saka nag-recommend rin yung Senate of the Philippines sa Blue Ribbon Committee nung filing of graft and administrative charges against suspended agriculture undersecretary Leodacio Sebastian and former sugar regulations authority officials Hermenegildo Serapica, Roland Beltran and Aurelio Valderrama. So, junior. So, may effect rin naman po yung mga Senate investigation na nagre-resign yung mga inimbestigahan, pinakasuhan yung mga involved, kaya lang inulit na naman. Pareho lang doon sa di umanong illegal na sugar order ni Vic Rodriguez. So, dito naman sa sugar order number 6, kine-question ni Ontiveros bakit yung February 9, dumating yung sugar shipment, dapat hinuli yun ng customs eh. Kasi walang papeles. Contained in 260 20-foot container vans at the Batangas City Port aboard 3 vessels. So yung 260 20-foot containers na nakasakay ng tatlong barko na gamit yung 3 shippers, walang makita ng anuman masama ng customs. Pero yung nagpapasok ng mga flight stewardess ng iilan piraso ng sibuyas, bawang at kung ano-ano pa, yun,
mabilis sila. Nakita nila kaagad yung smuggling na yun. Nakita nila kaagad. Pero yung 20 footer containers, wala sila nakita, wala sila nahuli. Andito na ipasok na, andito na. Baka binebenta na ngayon. At lahat daw ito ay under sa pangalan ng All Asian Counter Trade Incorporated. So sabi niya, 6 days later lang after the February 9 arrival, 6 days later on February 15. Bakit niya kasi hindi pa ginawa February 14 sana? In-import yung February 14 at February 14 lumabas para Valentine kwan yan, Valentine sugar. Scandal. So, February 15 lang lumabas yung sugar regulatory order na allowing the importation of 440 metric tons of sugar. At ito pa, sinabi rin dito sa February 15 order na after na release yung February 15 order, saka pa tatanggap sila ng application within 5 days doon at February 8 until February 18 yung mga gustong mag-import. Doon pa lang after 5 days after February 15, meaning February 20, saka pa lang tanggapin nila ng mga tender offer o kaya yung mga negosyante na pupunta sa kanila at sabi, interesado ako sumali dyan sa importation na yan until February 18. Eh bakit February 9 naipasok na yung kwan dito? Naipasok na yung yung sugar? Grabe talaga. Iba talaga ang magagawa ng bulong. Okay na yan kay ma'am. Tumawag si ma'am. Ay, Diyos ko. That's the only explanation. Na mabilis siya na ipasok dito before the order. 5-6 days before the order. Imagine nyo yan. So sabi ni Lisa Ontiveros, if there are identified individuals involved in this fiasco, then the Senate should recommend charges of violation of Republic Act number 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act and or Republic Act number 319 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tama lang naman. Sabi niya dito, unfair ito sa mga ibang negosyante. Bakit meron ng ibang negosyante binibigyan ng otoridad para ipasok yung kwa nila boka-boka at diretso sa customs, hindi lang man hinuli, dapat hinuli ito ng customs. Unfair ito sa mga ibang negosyante na gusto rin mag-import ng sugar, na dapat lahat may they should be following criteria, yung ceiling hanggang ilan percent, hanggang ilan sako lang ba pwede ipasok nila, ilang container o paano ba bibigay yung mga dito sa negosyante ganitong 100 footer vans ka lang magpapasok, ito 100, ito 100. Hindi yung isang tao lang na dadala na ipapasok lahat dahil okay na yan kay ma'am. So guys, eto, this is the issue so far. And dito nyo lang ito na napapanood sa vlogcaster Armandine. At please, ikalat nyo ito sa friends para kung makita nila dumami at tumaas yung presyo ng sugar, alam na nila kung sinong kumikita at sinong behind sa paghihirap natin. So tell them to also subscribe dito sa YouTube, vlogcaster Armandine and Views Action Destiny. 2 channels yan sa YouTube and vlogcaster Armandine sa Facebook. So tututukan po natin ito. Baka haharangan na naman ito ng mga magagaling na senador tulad yung hinarang nila sa investigation kay Michael Ma sa Kongreso. That's why pakikalat na lang po ito. Pakiusap ko sa iyo, let's help Senator Risa. Let's make noise about it para hindi ito harangan tulad yung ginawa nila sa hinarangan nila yung investigation kay Michael Ma sa Kongreso. Let's support Senator Lisa and let's pressure the Senate to go ahead with the investigation tulad ng ginawa nila doon kay Vic Rodriguez. Mucho y mas gracias
and see you in my next vlog.